natin, humarap kayo sa ano, sa media o sa meron kayong sariling platform, explain nyo sa tao na meron silang matatanggap kung entitled sila. Ganun. E kaso nga lang, parang anong nangyari, di umano, eh parang wala. Ni ho, ni ha, wala. Walang information. Oh, yung tao, wala rin alam. O ngayon, dahil kung walang alam ang tao, walang magkiklaim. Ngayon, nasaan ang pera? Di nawala na. Three-time representative ng bahay muna at Gabriela Women's Party, Liza Maza, at tagapangulo ng Kilusang Mapupit ng Pilipinas, Catherine Ramos. Sila po ang mga kandidato. Tumatapos sa pagkasinador, sa ilalim ng makabayan. Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Andito naman si Kuya Gus, nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi ka namang updated sa ating mga video. So yan mga kasama, ako ay nagpapasalamat. Aba, aba, aba. Maraming salamat po. Umabot na po tayo ng 28,000 new subscribers. At doon sa mga datihan na lagi nakasubaybay sa ating channel, maraming salamat po ng marami. At syempre, isang like, isang share, all goods na po tayo dyan. No? At syempre, tagtarin nyo ng like ang ating video mga kasama para maganda-ganda yung outcome ng ating video. At syempre, share nyo po yung video. Ano bang mayroon ngayon? Nakakwento lang, no? Aba, nakakatakot, no? Iba na pala ang pamamalakad ng sistema ng gobyerno ngayon. Biruin nyo, kayo na. Kayo na po bahala manood. Nasa dulo ng video. Ibang klase. Di umano, ito ay mga NP. Alam nyo na yung dulo. Di umano, sila ay nagtatakbuhan. Yung iba drugista. Yung iba ano ba tawag doon? Lord of the Drug. Lord of the Ring pala, sorry. Ganun na po ang tumatakbo ngayon. Pero ngayon, may chismis po sa atin. Chigadora. Buti naman napasyal ka na naman, Chigadora. Ano ba ang merong pasabog ngayon? Ano meron matapos magdeklarang tatakbong senador? Sino ito? Congressman Herrera isiniwalat ang lihim ng D.I.T.T.T.T. Anak ng bugi. Ano naman meron dyan? Nako po. Saan alyado ba? sigurado ba tatakbo yan? Nako. Ano bang boto ang hahakutin yan? Matanong lang naman. Kami ay nagtatanong lang, magre-reaction. Siyempre, pag magre-reaction ka, kailangan mo magtanong. Sabi pa dito matapos mabulgar, ang paghihirap sa ilang solo parent. Secretary tututut. Iboboykot ng mga magulang. Halaka. Ilang mga solo parent hanggang ngayon ay walang natatanggap na benepisyo, pera. San ba napunta? Yan ang tanong. Kahit naman ako, nagtatanong din ako mga kasama. Bakit ganun? Ano nangyari? Meron naman palang pondo pagdating sa mga ganun. Bakit? Tinatago ba? Ha? Di umano'y binubulsa ba? Kami ay nagtatanong lang. So, sige. Chikadora, tuloy mo kung ano ba meron dyan. Banat! Nanalo! Kung namimili kayo ng taong tutulungan ninyo sa isang pambihirang pagkakataon ni Real Talk ng BH Party Lead Representative at Deputy Minority Leader na si Congressman Bernadette Herrera, ang lahat ng tila kabalbalan di umano na ginagawa ng LGU na di umano'y sangkot ang DILG Secretary na si Benhur Abalos. Ibig sabihin... Aba, Chikadora, maghulos tili ka. Totoo ba yan? Kayo mga kasama, naniniwala ba kayo dito? Talaga naman may preba kayo na ito ay sangkot di umano? Naku po. Pera ng taong bayan. Pera ng solo parent. Ano nangyayari di umano, ha? Tuloy natin, Chikadora!
dati sa mga benepisyong dapat na kukuha ng mga solo parents sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ito ang shocking revelation na isiniwala ni Congresswoman Bernadette sa pagdinig ng Kongreso kung saan ibinunyag nito na bukod sa mga di umanay palakasan system sa bawat munisipyo, hindi raw talaga nakakatanggap ang ilang mga solo parents ng benepisyo para sa kanila. At ang masahol pa raw dito, tila ibinubol sa ito ng ilan sa mga di umanay tiwaling opisyales ng pamahalaan. Interrupt lang kita dito, Chikadora. Sa bagay, totoo nga, kasi si Congressman Herrera ay naibulgar niya. Yun nangyari sa Marikina. Biruin nyo, no? Ilang taon, ilang dekada na lumipas. Hindi lang natin sure, ha, kung kailan ba naipasa itong panukala na ito na batawag dito? Pagbibigay ng pera sa mga solo parents. Hindi lang yan. Marami pang iba. No? Merong pagbibigay sa senior citizens, merong pagbibigay sa mga disabled, merong pagbibigay kung saan-saan. So, hindi lang yun, ha. Ang tanong, nabibigay ba? Yun lang ang katanungan dito. Sino ba ang gumagawa niyan? At sino ba talaga ang may hawak ng pondo? Tanong natin, ha. Para malaman natin kung saan natin hahabulin kung sakali man entitled tayo doon sa mga binibigay ng gobyerno. Ito po, ha. Nasa batas ito. Nasa ano. Bisibin, pinasan nila yan. Para may bigyan ng tulong ang kababayan natin, especially doon sa mga nabanggit. Solo parent, senior citizen, mga disabled, o kung ano-ano pa. Banggitin nyo na lang sa comment section kung ano pa yung mga nalaman nyo na entitled kayo sa mga ganyang benepisyo. Yan, for fees. Ang tanong dito, ilang taon na ba ito na may ganito? Bakit hindi alam ng mga mamamayan, ha? Doon sa mga kanya-kanyang mga lungsod, city, LGU, o whatever, bakit hindi sinasabi ng pamahalaan doon na may ganito palang panukala ang gobyerno? Ang ganda pala ng panukala ng gobyerno, mga kaibigan. Ha? Hindi siya biro. Maganda ang panukala ng gobyerno para sa ating mga kababayan. Pero may nangangyaring hokus-pokus. Dito na, nagkakabistuhan na. Ayaw niyan dito kay Chikadora. At siyempre, ayaw niyan dito kay ano? Kaya Congressman Herrera. Kaya, galing nito, ha. Kung tumakbo ka, Congressman Herrera, na pagka-senador, malamang, kasama ka namin sa listahan. Mapigil lang, ha. Ito, ha. Don't forget. PDP Laban, line up. Sama na natin si Wilbert Lee. Ma'am, mag-file ka. Meron pang araw. Sama ka namin, ha. Alright, tuloy natin. No, biruin mo. Marami palang magandang benepisyo ang gobyerno para sa ating mga kababayan, especially sa ating mga Pilipino. Sa matatanda, 'di ba? May benepisyo pala eh. Solo parent. Ang tanong, sino ang kumukulimbat? Tuloy natin. Dito ay hindi na nakasagot ang DILG Secretary na si Benhur Abalos na tumatakbo ngayon sa pagkasenador. Babala ng ilang mga solo parent kay Benhur. Hindi raw nila ito iboboto dahil wala raw di umanong ginawa ang secretary ng DILG para mapunan ang mga di umanong benepisyong dapat sa mga solo parents na hanggang ngayon karamihan sa mga single na magulang hindi nakakatanggap ng benepisyong para sa kanila. Sa katunayan, nangako pa ang ilang miyembro ng Solo Parent Association na iboboykot di muna nila ang kandidatura ni Secretary Abalos. Yan. So, isa nga namang kabawasan ito sa boto. Ha? Bakit ang tanong, ha? Sino ba at kanino ba dapat hanapin yung pondo na yun para doon sa mga kwalipikado na mabibigyan ng mga ayan, ha? Allowances. Bakit ano nangyari? Sino ang ahensya ng gobyerno na pwedeng sisihin pagdating dito? Ang tanong. Tanong lang naman ito ng ating mga kababayan. So, sagutin mo yan, Chikadora. Pwede ba? Pasok. Narito at panoorin ang full video kung saan isiniwala ni Congresswoman Bernadette Herrera ang mga di umanay maling ginagawa ng LGU at di umanay kapabayaan ng DILG sa mga benepisyong dapat nakukuha
ng ilang mga solo parents. Di umanay senatorial ambition ni Abalos, posibleng malagay sa alangani matapos magbanta ang ilang mga magulang na hindi raw nila iboboto ang secretary ng GILG. Narito panoorin ang full video. There are other benefits that solo parents also need. Kaso ang nasa utak ng mga LGUs is yung bibigyan ka agad ng subsidy pag may solo parent ID. I would like to know if this is being explained. I don't know of any LGU at all na nakapag-issue na ng booklet. Hala, hala, hala. Oo. Galing talaga nito ni, ano, ni Congressman Herrera, no? Oo. Kahit siguro, ako nga, ngayon ko lang dinalaman kung hindi binunyag nito ni, ano, ni Congressman Herrera, eh. Na meron palang mga subsidy, oh, na may mga allowances pala ito nangyayari, buwan-buwan. Hindi naman ganun kalakihan, pero malaking bagay ito sa isang solo parent. Di ba? Malaking bagay yon na yung 1,000 kahit papano, ha, maitulong mo sa anak mo, na itinataguyod mo, ikaw nagtatrabaho ka, eh, kulang na kulang yung sahod mo, ha, sa isang buwan. Ngayon, makakatanggap po ng 1,000, siyempre makapag-jollibee ka na kahit papano. Di ba? Hindi biro, di ba? Yung tulong, oh. May tulong eh. Kaso nga lang, kagaya na sinasabi ni Congressman, bakit hindi sinasabi o may mangilan-gilan na may mga mabubuting loob? Ha? Sabihin na lang natin, mangilan-gilan. E paano doon sa nakakarami? Wala na. Ha? Yung pera, ubus na, di umano. O tuloy! Medyo nalulungkot po talaga ako dahil every time I go around, marami pa rin pong LGUs ang hindi nag-i-issue ng solo parent ID at saka ng solo parent booklet. Ah. Ba? Representative Bernadette Heret. Gandang hapon po to the DLG family. Secretary, sundan ko lang po yung tanong ni Kong Arlene Brosas as one of the authors also. Solo Parents, Expanded Solo Parents Welfare Act. Medyo nalulungkot po talaga ako dahil every time I go around, marami pa rin pong LGUs ang hindi nag-i-issue ng solo parent ID at saka ng solo parent booklet. Ang masakla pa po doon, yung solo parent ID, minsan may bayad. Aray, yan yung sinasabi natin, no? Doon sa lugar ng Marikina. Ha? Hindi na kayo naawa sa mga solo parent. Hindi na nga binibigay yung subsidy na 1,000. Pababayaran nyo pa yung ID doon, ano? Aba, aba, aba. Eh, grabe naman yan. Hindi na makatao yun, ha? Ha, tuloy. Alam ni Kong Stella yan. Ay! So, diba? Oo, alam ni daw, ni Kilembot. Ulitin natin, ha? Parent ID, minsan may bayad. Alam ni Kong Stella yan. So, ibig sabihin, kulang ang information dissemination. Yes. And dun po sa... Tama ka dyan, madam. Ha? Hindi kulang eh. Hindi talaga ini-inform. Ha? Walang information. Alam mo bakit? Ha? Eh, baka naman eh. Pag walang nakaalam, siyempre, buo pa rin yung pera. Ha? Sa bulsa di umano. Ha? Ganun lang. Naku po. Buti na lang, andito ito. Nagkakabistuhan na. Nalalaman ng mga netizen kung ano pala talaga ang nangyayari diyan sa mga pondo-pondo na yan. Sana naman, no, yung mga nabubulag ng kani-kanilang mga sinusuportahan, ha? Maging ano, malinaw na yung mata nyo na mga sinusuportahan nyo, eh, naku po. Ha? Tuloy, naku po. Ubos. Sa batas natin, ang DILG po ang main na naatasan para mag-information dissemination. Marami pa rin pong municipalities and cities. Ang alam po nila yung RA8972. Hindi po nila alam yung RA11861. So maraming kategorya ng solo parents ang hindi nasasan. Sino po ba ang in charge sa DILG sa solo parents? Yan! Pwede ba paki-explain sa amin? Sige. Madam Chair, may I answer? Okay. Actually, nag-issue na po kami ng circular hingil po rito sa lahat ng local government unit. Ang naging problema on the ground, if I might be
para lang makita po ninyo nangyari on the ground. Meron po kasi tayong binibigay rin sa senior citizen na 1,000 pesos. Up. Iba yun eh. Diba, boss? Iba yun. Sa solo parent, hindi naman sa senior citizen. O, magkaiba yung solo parent saka senior citizen. Hmm. Diba? Napapaisip na rin ako mga kasama. Tuloy! At ito po'y galing sa bulsa ng local government unit. Bukod po sa senior citizen. Ayan ha, tandaan nyo ha. Galing sa bulsa ng local government. Ibig sabihin, fund siya ng local government. So sana, ipaalam ng mga nasa local government, LGU, na merong ganito sa lugar kung saan sila nakakasakop. Ipaalam ng mga taga-LGU kung meron palang ganung programa na, di ba, yung mga nasasakupan nila ay entitled na makatanggap if they are qualified na kung sila ay senior citizen o solo parent o whatever pa. Oh, tuloy mo nga, boss. Citizen, meron po tayo sa PWD. Yun. At kaya po nung inilabas po itong solo parent, medyo ibang LGU nahihirapan na po. Bakit? But as it may. Bakit nahihirapan? Ha? Ang tanong naman. Bigyan nyo naman yung unot para sa taong bayan. Oo, doon sa mga taga-LGU. Gawin nyo naman yung nararapat sa mga nasasakupan nyo. Hindi naman. Huwag naman masyado. Yun na lang, ha? Huwag masyado. Alright, tuloy. You know, nagkalat po kami, inikot po namin itong circular na ito. Pinalala na po namin sa bawat LGU at maya't maya, nire-remind po namin sila. Ang the one in charge po rito ay si Director Ana. Director? Yeah. Siya po ang in charge po rito. Of course, under po kay Yusek Iringan. Through you, Madam Chair, I think, Mr. Secretary, I understand what you're saying. Because nung nag-follow up ako sa Quezon City Government, ang tagal naming nagdebate ni Mayor Joy. It's because of the misunderstanding. Nakakalimutan nila, nakasaad po sa batas ng Solo Welfare Act. Yan. Tignan nyo, nakasaad sa batas na Solo Welfare Act. Oh, sabi na sa batas. So yung implementation, ano nangyayari? Eto yung pera. Papasok natin sa bulsa, di umano. Wala na. Ganon kasimple. Bira. Kung. Pag ikaw ay tumatanggap na ng subsidiya sa 4Ps, tumatanggap na sa Social Pension Fund, pag tumatanggap na sa PWD, hindi ka na qualified. Ito po yung para sa mga solo parents na below minimum wage earners na at all walang subsidy na natatanggap sa gobyerno. So it limits already. Ang hinahabol lang po natin, walang solo parent na may iwan. Nung napaliwanagan ko po si Mayor Joy, nawala na po yung galit niya sa akin. Alright. Kasi sinasabi niya, kayo talaga mga congressman, pasakayin ang pasan ng batas. Sabi ko, Mayor, basahin mo naman muna yung bill namin, yung law. So, Huwag niyo naman sisihin ang mga kongresista na mga mabubuti. Yung mga taga-LGU, huwag niyo sisihin ang mga nagpapasa ng batas na para sa taong bayan. Ha? Imagine kayo nga nung nangangampanya kayo, ano sasabihin niyo sa taong bayan, no? Nangangako kayo, ha? Ganto ganire, ganto ganoon. Tapos diyan, para sa solo parent lang eh, makikipag-away pa kayo sa mga kongresista. Aba. Baka gusto niyo ubusin na lahat ng umano, ha? Huwag masyadong garapal. Dahan-dahan lang. Gawin niyo sa Makati, ha? 'Di ba hindi halata? At least may nagawa sa Makati, may maganda. Bira. Parang naano sila kaagad na ayuda na naman. No. And that is why kung si Director Ana ang in charge, it's very important to explain to the local government units. Another thing, Mr. Secretary, na-explain ba dun sa fifth class municipalities and lower and those na 500 poorest na may incidence of poverty that they can make use of their GAD fund? I would like to know if this is being explained.
Yes, Madam Chair, no. Lahat po ng nabanggit kanina ni Honorable Herrera ay nakasaad doon sa memorandum circular na ibinaba po ng aming kagawaran sa lahat ng mga local government units. Pero kung kinakailangan po magbigay kami ng follow-up na guidance sa ating mga LGUs, we will do that. Dapat po. Oo, kasi yan po ang isang trabaho nyo, no. Ha? Kaya nga po kayo diyan tinalaga para 'di ba? Implement. So, enforcing, kung halimbawa, gawin nyo na rin. Ha? Kailangan, tutukan para naman na, halimbawa, sa every 3 months, meron silang report, di ba? Yan maganda. Natututukan, halimbawa, magtalaga kayo ng isang department na yun ang tututok pagdating sa mga ganong funds. Di ba? Sana may mga, pagdating sa mga council, di ba? Dapat may mga department na nakatutok na ganun. Yun ang kagandahan pag merong talagang gustong mangyari sa bansa, di ba? Tututukan kung ano, halimbawa proyekto, tututukan yung ganung proyekto pagdating sa mga pondo, yung COA naman tututukan din kung ano yung ano. Yung binibigay na pondo, hindi na mapapaabuti na matapos na muna di umano yung project tapos wala na, nalusaw na. So ganun lang kasimple. Tutukan para mabuti ngayon eh. Natututo na yung mga taong bayan, nasisilip na nila. O nagko-comment na sila. Ngayon, itong mga tumatakbo, aware na rin sila na, naku, hindi tayo pwede magpa-banjing-banjing. O kasi, nakikita na tayo ng taong bayan. O, nalalaman na yung ating mga kabahuan at kabantutan di umano. Diba? Ayusin natin ang trabaho natin. Sana lang, ganun. Diba? O, tuloy mo, kuya. Ay, Your Honor, Madam Chair. Yes, through you, Madam Chair, Mr. Secretary to the DLG family. I think hindi siya pwedeng simpleng memorandum circular. Yan. Kailangan talagang may mag-explain sa kanila. Ayun. Kasi yung palang 1,000 pesos cash, ayaw na nilang basahin yung sulat ninyo. Kita nyo? Explain nyo sa tao. Kagaya nga sinabi, huwag nyo nang huwag nyo nang sulatan, explain nyo. Pwede, parang isang press conference, gawin nila yon. Kagaya nga sa Maynila, di ba? Naka-public broadcast yung every Friday, no? Sana ganun din, may nakalaan na oras. O kagaya, halimbawa, meron silang YouTube channel o meron silang anumang platform, sasabihin nila, ganito po, naipasa na namin yung gantong batas. Oo. Entitled po kayo, pumunta po kayo sa munisipyo nyo kung ganito yung kategory nyo. Halimbawa, solo parent or whatever. Ito po, punta kayo doon, may makukuha kayong 1,000. Ganon sana ang gobyerno. Dito sa Pilipinas, ito lang, masabi ko lang, masingit ko lang po mga kasama. Dito lang, napakasimpleng kukuha ka lang ng SSH ID. Aba. Hahanapan ka rin ng ID. Wala ka nga ng ID. Anak ng bugi naman. Napakasimpleng mga bagay-bagay lang, pahihirapan ka pa. Di ba? Sige, sabihin nyo sa akin kung medyo mali ako at itama nyo na lang po ako mga kasama. Hirap na po ang kababayan natin pupunta ng isang lugar, no, kukuha ng ID, hanapan mo pa kung anong ID meron siya. Hindi pa raw pwede yung secondary, kailangan valid pa raw na dalawa. Napakaloko, no? Sino nakaka-relate yan, mga kasama? Sabihin nyo sa akin. Ganon. Pero sana mabago, no? Oo. Tuloy. Ito pa, masingit ko lang, no? Ang kagandahan lang doon sa nagawang dating mga administrasyon, brand new lisensya. 10 years. Hindi ka na magpapabalik-balik ng 3 years. Yun, 10 years kagad yun. It depends, no? Pwedeng, may suklay tuloy ako. Sorry, ha? It depends. Kasi merong 5 years lang pwede kang magkumuha. Kasi nga, 5 years lang pwede ka palang bumalik ng LTO kasi magpapa-medical ka. Ganun. At yung passport. Diba? Sipin nyo, ang laking bagay. So, sana kung naituloy lang yon yung mga gandong bagay, unti-unti sana gumaganda. At yung mga korupsyon, nawawala na pa kahit pa paano. Ngayon, talamak, di umano. Diba? Totoo naman. Naubos, na-wash out. Nabangga ng barko, di umano. Tuloy! Ganun po ang nangyayari kasi natotroma na sila dito. Aba. Yung God Fund kasi, ang daming hindi nakakagamit ng wasto at ng tama. And this is one way
where we can help them. May I get the assurance from our secretary na baka pwede naman siyang isama sa seal of good governance, Mr. Secretary. Baka pwedeng isama siya kasi 'di ba pangbuo naman ang welfare sa seal of good governance. Baka pwedeng isama sa criteria ang pagsunod sa expanded solo welfare act. Yan. Siguro ang pinakamagandang gawin po namin dito ay aside sa ahensya po namin, ito po ikakascade namin sa ibang ahensya kamukha ng DSWD, no? At hindi lang ho ito, siguro tama kayo, kung babasahin lang secular, tatama rin. Sabihin, bibigay ka rin naman ng 1,000 tapos hindi na babasahin lahat. Yan ang sinasabi natin, mga kasama, di ba? Agaya nga, sabi natin, humarap kayo sa ano, sa media o sa meron kayong sariling platform, explain nyo sa tao na meron silang matatanggap kung entitled sila. Ganun. E kaso nga lang, parang anong nangyari, di umano, e parang wala. Ni ho, ni ha, wala. Walang information. Yung tao, wala rin alam. O ngayon, dahil kung walang alam ang tao, walang magkiklaim. Ngayon, nasaan ang pera? Di nawala na. Sorry for the word, ha, pero talagang. Totoo. Totoo. Tuloy, kuya. What I will do instead is task all regional directors, PD, municipal and city to explain personally to the mayors, no? Lahat na ito, alam ko merong senior citizen, you're supposed to receive 1K, PW 1K, at kung may pera pa kayo na hindi naman ito senior citizen or hindi PWD, bigyan nyo pa yung solo parent. Ako, pero na lang po ang gagawin namin, aside from the circular for all LGUs, imamando na po namin lahat ng aming mga personnel on the ground na explain personally sa mga local chief executives. Sana po, ah, bossing. Oo, kasi para naman yung ibang mga kababayan natin ay makinabang naman. No? Kasi sa kanila na yun eh. Pero ang nangyayari, nawawala po. Ma'am, pasok. It has also be emphasized that yung 1,000 subsidy, hindi naman siya yung major component ng pagbibigay ng solo parent ID. Ito lang po ay para doon sa mga low poverty line or nasa minimum wage earners. Sila lang po. Ayun, may explanation pala mga kasama. So, hindi rin mauubusan si LGU. Kasi hindi naman ganun lahat ay kukuha. Hindi naman lahat na solo parents ay makakuha. Kasi meron parang mga ano pala. Tama ba? Pagkakaintindi ko, ulitin natin ha. Para baka mamaya mali ako, correct nyo lang po ako ha. Major component ng pagbibigay ng solo parent ID eh. Ito lang po ay para doon sa mga low poverty line or nasa minimum wage earners. Sila lang po yung may subsidy. But there are other benefits that solo parents also need. Kaso, ang nasa utak ng mga LGUs is yung bibigyan ka agad ng subsidy pag may solo parent ID. Like the booklet, Mr. Secretary, I don't know of any LGU at all. Hindi naman pala, no, doon lang sa parang ano, below minimum. Ha? Sorry. At saka hindi rin alam ni ma'am na yung ibang LGU, eh, yun nga, parang wala yung ano, booklet. Hindi atas. Hindi nga sinasabi. Parang naka-blackout media, kumbaga. Sorry ha, sa salita. Ito, tuloy pa. Nakapag-issue na ng booklet. Ang meron lang pong booklet, yung may anak na below 7 years old, na ang income is below 250,000. So very specific po. Kaya Mr. Secretary, I hope I can work with DILG together with Silacong Brosas with regards to this. Ganto na lang, ma'am. Ala, bakit? Parang, sige, tuloy. Mamaya na natin reaksyonan. I will personally look into this. Opa. And imobilize na po namin lahat ng regional directors, provincial directors, city and municipal. If we have to make phone calls for each and everyone, gagawin po namin. Naku, maraming salamat. Yes. Pwede po ba kaming humingi ng kopya ng mga listahan ng mga municipalities and LGUs sa sumusunod? Yes, ma'am. We commit that, ma'am. So, yun, mga kasama, ha. Makipag-coordinate na lang, ha? Si Congressman Herrera para ma-implement na 'yon, no. Ma-inform na doon sa mga LGUs na dapat ayun, inform nila ang kababayan nila na may kailangan na silang malaman patungkol doon sa Solo Parent Welfare Act na kung entitled sila ay makukuha sila, may makukuha silang 1,000 every month. So sana
Kasi kung hindi naman, wala na, ubos na. Naglaho na. Nabangga nga di umano. Pero yan, meron pa akong ipapakita ng video sa inyo mga kasama. Para naman na, eto, dito ako natatakot eh. Ha? Dito ako natatakot sa mga gantong ano, gantong takbo, tagpo, ha? Kayo na po ang bahalang humusga. Nako po. Pag ito ang nanalo, anong nangyari na sa Pilipinas? Baka lalo na magkalintik-lintik yung ano. Oh. Ano ba meron dyan? Para naman alam ng ating kababayan, ha? Kung ano yung mga nangyayari. O, sige. Ha? Tuloy. Ito na, ito na, ito na. Kadama, Secretary General. Hop! Oh, umpisa natin sa umpisa, ha? Oh, kilala nyo ba sila? Ha, ah, mga kasama, kilala nyo? Oh. Play natin. Yan po yung mga tumatakbong party list. Mga representative. Okay, maraming salamat po. Magandang umaga po. Parang alam po namin kilala ang mga kandidato sa pagkasenador sa ilalim ng kababayan. Una po, kayo yung Secretary General. Magagawa at your service, Jerome Adonis. Secretary General ng Filipino vs. United. Registered nurse, Nurse Aline Andamo. Manging Stack. Pamalakay Vice President, Ronel Arambulo. Three-term representative ng Gabriel Women's Party, Arlene Rosas. Three-term representative ng Bayan Mundo Party List, Teddy Casino. Three-term representative ng ACT Teachers Party List, Francis Castro. Kadamay, Secretary General, Mimi Doringo. Presidente ng Piston, Modi Taranda. Santo po, Chairperson para sa mamamayang Moro at Katutubo, Amila Lidasan. Three-term representative ng Bayan Mundo at Gabriel Women's Party, Liza Maza. At tagapangulo ng Kilusang Mapupit ng Pilipinas, Kadri Ramos. Sila po ang mga kandidato tumatakbo sa pagkasenador sa ilalim ng kababayan. Ah, tatakbong mga senador. Tama ba? Sa pagkakasabi niya ulit, ha? Tatakbong pagkasenador. Ba, ba? Totoo ba? Nako po mga kasama. Ito pala yung mga tatakbong senador. Ah, tuloy, para marinig natin na maayos. Sila po ang mga kandidato tumatakbo sa pagkasenador sa ilalim ng makabayan. Nako, yun ha. Tatakbong pagkasenador. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Kasama siya. Oo. Sila, sila. Wow, ah. Hey, hey. Ano ba nangyari sa Pilipinas? So, kung may mga idea kayo patungkol dito, comment nyo kung ano yung mga nalalaman nyo. Ha, mga kasama? Ha, at syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po si Kuya Gutsa. Syempre, hit mo na rin yung bell para updated ka naman sa ating mga nilalabas na video. Yan, hanggang sa muli. Magandang umaga. Bye-bye!